mga friend at mga kapwa ko, Sari. Welcome back again sa my YouTube channel. Ako nga pala si Christy, ang Dora Tinderella ng Laguna. Kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please like, subscribe, and please hit the notification para lagi po tayong updated kung ako ay mag-upload ng video. So, ang aking vlogs is all about Sari Sari Store tips and ideas. Today's video, gusto ko lamang i-share sa inyo or i-update kayo kung ano na ang nangyari sa aking additional income na Milktea business. So, dito sa aking magtintindahan ay nag-o-offer ako na affordable pero masarap na Milktea. Nung i-vlog ko ang na magkaroon ako ng additional income na Milktea dito sa aking magtintindahan ay nagsimula ako sa tatlong flavor ng Milktea product. So, ang ating ginagamit na Milktea product ay ang product ng Enjoy. Kung alam nyo po kung ano yung Enjoy product. Ayan. So, yun yung ginagamit ko sa aking Milktea business. So, dati, nagkaroon ako ng three flavor. Ngayon, ay nadagdagan na. Naging anim na flavor na yung aking ino-offer sa aking affordable Milktea pamilky dito sa aking munting tindahan. So, ano-ano nga ba yung ating naging flavor? Meron tayong cookies and cream. So, ang puhunan nito dati ay 100 pesos. Ngayon ay 110 pesos na. So, lahat ng Milktea item na ginagamit sa Milktea flavor ay nagtaasa na this week. So, nag-plus 10 pesos na sila lahat. So, ito, meron tayong cookies and cream. Ito ay 110 pesos. Ito ay Enjoy product, syempre. Meron tayong taro flavor. Ito ay 110 pesos din per pack. Meron tayong, ito yung best seller sa lahat ng Milktea flavor, ay ang Okinawa. Na talaga namang binabalik-balikan ng mga kabataan. Ayan, si Okinawa. Ito ay 110 pesos din, ah. Per pack. Eh, meron tayong caramel sugar. Ayan, si caramel sugar. Ito naman ay 115 pesos na ang puhunan. Mas mataas. Meron tayong winter melon. So, ayan, pukunti na sa winter melon dahil hindi ko pa siya na-refill. Itong ibang item ay na-refill ko na. Ayan. Meron din tayong chocolate flavor. Siyempre, pa sa mga kabataan, hindi nawawala ang chocolate flavor. Ayan. So, ito yung mga flavor ng ating Milktea. Meron tayong calamarized sugar syrup na nilalagay sa ating Milktea flavors, ating Milktea. Siyempre pa, hindi mawawala ang tapioca. Kung may Milktea, may tapioca. Ayan, tapioca pearl ang tawag dito. Ito ay niluluto. No? So, ayan yung ating mga ginagamit sa ating Milktea business. At ito, bumili din ako nito. Ito ay 1 kilo. Ayan. Ito ay straw, 1 kilo, 140 pesos. Meron din tayo. Siyempre pa, kailangan natin ang lalagyan, di ba? So, ito yung baso na ginagamit ko. Ito ay 12 ohms. Madalas, ang nabibili sa aking Milktea ay 12 ohms lang. Yung kayang-kaya na bilhin ng mga kabataan. So, ganito. Ang 100 pieces nito ay 290 kasama na yung takip. So, ayan yung ating mga ginagamit sa ating pag-milky business. So far, maganda naman yung naging takbo ng ating negosyo. So, yung aking naging puhunan ng 1,500 pesos para sa ating affordable milky dito sa aking muntintindahan ay napaikot ko na. At nakakabili na tayo yun ng padalwa-dalawang, halimbawa, dalawa-dalawang pack ng tapioca, dalawang winter melon, dalawang chocolate. Kumbaga, naparol na natin sa loob ng 3 weeks na ating pag-milktea or 3 weeks or 1 month na kung nag-milktea everyday na ino-offer dito sa aking matitindahan. So, talaga naman, kung medyo matumal ang ating negosyo ng Sari-Sari Store, pwede tayong mag-add ng mga ganitong item para makaakit tayo ng panibagong customer na pupunta sa ating munting tindahan. Yan ang naging diskarte ko dito sa aming lugar para yung aking na gusto ko lagi meron akong bagong i-offer kay customer or sa aking mga paboritong mga
mga customer para laging pumupunta-punta dito sa aking munting tindahan. Yan ang ating, ang aking diskarte para lagi tayong puntahan ng mga customer. So, ayan. So, ito nga yung isa sa naisip ko ang magkaroon ng Milktea business na additional para sa ating Sari Sari Store. At talaga nung masasabi ko, naging maganda ang takbo ng ating naging additional income ng Milktea at naging maganda ang impact para sa ating munting tindahan dahil ito ay dagdag pang akin at additional income para sa ating kumikitang negosyo na Sari Sari Store business. Siyempre pa, yung pagpipresyo natin sa ating ino-offer na Milktea ay i-depende natin kung saan tayo nakatira. Kung anong kung afford ba ng ating magiging customer. So, dito sa aking tindahan ay affordability Milktea ang aking ino-offer para maging abot-kaya ng ating mga kabataan. Kaya naman, talagang binabalik-balikan ang ating tindahan. So, depende sa location ang ating dapat maging offer para sa ating mga customer. So, ayan lang po muna ang aking maishishare sa inyong lahat dahil naging magandang maganda ang takbo ng aking Milktea business. So, kahit na wala pa akong machine or sealer para sa aking Milktea, pero talaga naman naging patok sa panlasa ng aking mga munting customer dito sa aming lugar na maaari din naman maging patok sa inyo mga kapa ko kanegosyo. So hanggang muli, hanggang dito na lang po muna ang aking maishishare sa inyong lahat, mga kapa ko kanegosyo. Thank you very much po sa panunood ng aking munting channel. God bless us and happy selling po sa ating lahat. And thank you very much po sa lahat po na nag-subscribe sa aking munting channel. God bless us at lagi po sana tayong mag-iingat at maging mabentang mabenta ang ating pagninegosyo, mga kapa ko asari.